Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ulit is nasa Munting Hardines, Sir Mayor Vlog. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taong paparating na 2023. And for today's update guys, is gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na propagation ko, pagpaparami ko ng isa sa mga halaman na napaka-powerful, napaka-effective, napaka-bisa, napaka-galing sa pagtatanggal ng mga hindi kanais-nais na elemento sa ating bahay na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya, hindi pagkakaunawaan, pagkakasundo, mabisa rin po suggested na top 1 rank sa mga houseplant na considered luck and feng shui houseplants. Ito po yung tinatawag na Sansevieria Metallica Siam Silver. Ito na po yung aking propagation na paparami po sila sa pamamagitan po ng leaf cutting. Yes guys, nagulat po kayo na ang lahat na uri ng variety ng Sansevieria or yung mas kilala sa English name na snake plant, sila po ay napaparami talaga sa pamamagitan lamang po ng kanilang foliage or dahon. Kitang-kita po na napaka-healthy, napaka-sagana, napaka-lush ng aking halaman na Sansevieria. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy po ako sa pagpaparami, pagpropagate, dahil napakabisa nila bilang air filtering at air purifying plants. Talagang tinatanggal po nila ang mga harmful chemical toxins kagaya ng toluene, benzene, formaldehyde, at kinoconvert po nila ang mga methane gases, carbon monoxide, carbon dioxide sa isang napakaaliwalas, napaka-presko, napakalinis na oxygen na kinakailangan po natin sa ating malusog na pangangatawan at buhay. At nakakatuwa din po guys dahil sila rin po ay considered lucky charm. Kumbaga lalagyan po natin ng 7 laso, pulang laso sa kanyang palibot na dahon para po magsilbing lucky charm, is ilalagay po natin siya sa isang portion na mahalumigmig. Pumili po tayo ng isang lugar sa ating bahay na may direktang sinisinaga ng araw. At ang pagdidilig po para sa ganitong variety ng Sansevieria Metallica Siam Silver is done every 2 to 3 weeks. Bawal na bawal po siyang diligan araw-araw dahil hindi po nakakatulong iyon sa kanyang magandang katangian, magandang postura. Ang labis na tubig po ay siyang nagbibigay dulot para po mabilis ang mabulok ang ugat ng ating snake plant. Labis na tubig po ay hindi nakakabuti, kung kaya kailangan po nating i-monitor, i-check ang water status every 2 to 3 weeks lamang po. At para mas lalong maraming anak, supling at babies ang kanyang maibigay, is ilalagay po natin siya sa isang malawak na espasyo. Pumili po tayo ng isang paso planter na may malawak na bunganga at suggested recommended para sa ganitong succulent plants. Since ang snake plants or Sansevieria is under succulent plants, wag na wag po natin siyang didiligan everyday. At ang kanya mga dahon po or tangkay ay nag-store, nag-imbak ng tubig, kung kaya po kapag nasobrahan, yun po ang nakakakos, nagiging sanhi ng root rotting, at eventually kapag namatayan po tayo ng isang lucky at bungsoy house plants, yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran. Kung kaya naman, para mas lalong mahaltak natin, considered luck and feng shui house plants, money maker, sila rin po nag-grant ng mga wishes natin sa ating buhay. Kumbaga maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon, enerhiya para mas lalo natin siyang malaga ang mabuti. At ilalagay po natin siya sa isang lokasyon para po malaman natin ang east portion, silangang bahagi ng ating bahay. Gumamit po tayo ng compass rose. Huwag na huwag po tayo maglalagay ng mga luck and feng shui house plant mismo sa kanluran, dahil yun po ang sumisimbolo ng paglubog ng araw, at hindi po yun nagrepresenta ng isang magandang kapalaran. Ang paglubog po is hindi magandang enerhiya. Kumbaga ilalagay po natin ang ating mga lucky charm, centerpiece attractor,
sa isang lokasyon na kung saan sumisikat, sumisinag ang araw, more specifically sa northeast portion, dahil napaka makapangyarihan, napakabisa, napakaswerte, napakasagana ng energy flow at positive vibes at attraction mismo doon sa lokasyon na iyon. Again, northeast portion, guys. At para mas lalong humikayat pa ng napaka siksik liglig na gumapaw na biyaya sa ating buhay, pwede po natin siyang ilagay doon sa main door ng ating bahay para doon pa lamang po isa lang sa lana, dahil hinihigop ng ganitong snake plants ang mga negative energies na dulot ng ating mga customers, unexpected guests sa ating bahay, panauhin, at proven na napakabisa dahil natanggal niya po ang mga anxiety, stress. At kapag napamulaklak, guys, ito na po ang makapagpapabago ng ating buhay. Bihira lamang po ang pamumukadkad pagkakaroon ng bulaklak ng ating snake plants na Siam Silver. At kapag nangyari yon, tiyak na napaka-buenas, yun na po talaga. Simula po nung nagkaroon ng bulaklak ito, talagang nagulat ako, hindi po ako makapaniwala sa maraming biyaya na hatid at dulot ng ganitong snake plants. Hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayo neto mismo sa harapan na pintuan, dahil siya po ang magsisilbing protection, shield, security ng ating pamilya sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa ating buhay, sa pamilya natin, sa mga miyembro nito. At proven din po na napakabisa sa paghaltak ng mga biyaya na hindi mo talaga akalain kung saan makakapunta o saan ang gagaling. Kung kaya naman, huwag na po kayong mag-atubiling maghanap neto. Napakapayak at common lamang po ng halaman na to. Bagamat napakasimple, is talagang napaka-buenas. Kung tutuusin, lahat po ng mga halaman na may buhay is buenas. Wala pong halaman ang malas. Ang nagpapamalas po sa isang buhay ng isang tao at sa kanyang pamilya ang mga hindi magandang pag-uugali, dapat po nating baguhin iyon. At para mas lalong humikayat pa ng maraming supling, at sinasabi nila at base na rin po sa aking experience, napatunayan ko, ako na po ang nagpapatotoo na simula po ng maraming anak po ang kanyang naibigay, is sunod-sunod ang mga blessing na hindi ko talaga mawari kung saan napunta ang natatanggap ko every month. At sa sinasabi ko kanina na siya rin po ang nagpapatupad ng ating mga intentions, dapat po ang ating mga panalangin, intention, at lahat ng ating mga pangarap is hindi lamang po para sa ating sarili, kumbaga isasama po natin ang ating pamilya. At kapag ibinahagi po natin ang mga blessing, patuloy po na hindi mapuputol ang sikulo ng mga biyaya na siksik liglig na gumapaw po. Pagpasensya nyo, guys, is talagang hindi po maganda ang pakiramdam ko. At kung medyo garalgal at basag ang aking boses, ako na po ang humihingi ng pasensya. At para mas lalong lumabas pang kanyang kagandahan, tumangkad pa, isa po sa mga sekreto ko is maglalagay po ako kapag magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, wag po nating itatapon ang eggshells. Kumbaga, itatabi po natin, ibe-blend po natin yon. Gagamit po tayo ng blender para maging powder po siya. Ang pulbos na eggshells, yun po ang nakakatulong para mas lalong hindi mabilis na mabulok ang mga ugat ng ating mga lock and feng shui house plants. Sila rin po ang tumutulong para mas lalong maraming supling ang kanyang maibigay. Nakakatulong po ang eggshells dahil considered organic fertilizer ang nasabing medium para sa ikakaganda, ikakalago at ikakasagana ng ating Sansevieria Metallica Siam Silver. Ito na po siya, guys. Maraming salamat sa walang hanggang suporta, pagmamahal at tiwala. At patuloy po ako sa pangongolekta ng mga halaman na sa tingin ko na siyang tutulong sa akin at sa aking mga masugid na taga-subaybay para mahaltak natin ang mga kasaganahan, hindi lamang po sa opportunities abroad sa pananalapi at pera, at para na rin po sa ating magandang relasyon at bonds ng ating pamilya, dahil nawala na po. Kumbaga, sila pong nag-aalis sa mga hindi kanais-nais na elemento sa ating bahay, palipad hangin, karma, kulam, at kung ano pa man yan.
Hanggang sa muli, isa mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Hanggang sa muli po, paalam guys!